Hello, Finn. Tuna catchment sa Dinggalan Aurora. Umabot sa higit 39 na tonelada. 90% ng huli ang naibiyahe na sa Maynila. Yan ang saktong balitang hatid ni Rainiel Pawid. Rainiel, magandang morning ulit. Magandang morning ulit, Tito Jeff. Ayun nga, no, kahapon ay nakabalik na mula sa laot ang mga mangingisdang dingalenyo. Bit-bit ang mga naglalakihang yellowfin tuna at blue marlin. Dito Jeff, ayon sa tala ng Municipal Fisheries Office ng Dingalan Aurora, kada araw ay aabot sa lampas 2,300 kilos ng yellowfin tuna ang nahuhuli sa kanilang karagatan. Nitong Marso, umabot sa 39 o 39 na toneladang yellowfin tuna ang nahuli nga sa Dingalan. Bukod pa riyan, ang mga blue marlin na sagana rin sa lugar. Kadalasan ay higit 100 kilo ang inaabot ng isang blue marlin na kanilang nahuhuli. Sa video ang ipinadala ni Dali Napili, makikitang 5 katao ang nagtutulong-tulong sa pagbubuhat ng 180 kilos na blue marlin. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, peak season ngayon ng mga tuna at blue marlin, kung kaya't asahan ang magandang supply mula sa Central Luzon. Start yan itong Marso, then mga bandang September, October. Mga November wala na yan, tapos hanggang Marso na yan. Tito Jeff, 90% nga ng huli sa Dingalan ay binabiyahe sa Malabon habang 10% ay naiiwan para sa palengke ng bayan. Ang Dingalan ay malapit sa eastern side ng Philippine Rice na kilalang Tuna Highway o lugar kung saan namamalagi ang mga mamahaling yellowfin tuna. Noong 2017, 3,000 hectares ng Philippine Rice ang idineklarang Protected Food Supply Economic Zone kung saan pinahintulutan ang pangingisda para sa pagkain. Dito Jeff, ayun nga, no, sagana na yung supply o yung huli ng yellowfin tuna at blue marlin doon sa Dingalan Aurora. At bago nga itong Semana Santa ay nagde-deliver na sila dito nga sa Maynila. Dito Jeff. Thank you very much, Rainiel Pawid.